Ako na sa lahat na isipan ko magpalaro dito sa ating munting channel GH TV. Simple lang ang mechanics, manood lang hanggang dulo at unawain lang kung ano ang nilalaman ng ating video. Pangalawa, iapangan sa dulo ng video kung ano ang katanungan ko patungkol lang naman sa nilalaman ng video na iyong pinanood. At pangatlo, i-comment lang sa comment section ang iyong sagot. At kung sakaling ikaw ay may tamang sagot, ikaw ay mananalo ng 50 pesos worth of load sa bawat video na ating i-upload. Kaya tara na mga kabuddy! En so regreso amigo, tendremos una vez más información actualizada sobre vehículos tecnológicos modernos. Sa inyong pagbabalik mga kabuddy ay may makukuha na naman tayo ng mga makabagong teknolohiyang mga sasakyan. At yun nga mga kabuddy, inanunsyo na ng Volvo Trucks Company ang kanila ngayong ipinagmamalaki. Ang tatlong malalakas na lineup ng mga electric trucks, ang FH, FM at FMX electric trucks. Ito ay gawa mismo ng Volvo Trucks. Ito'y isang matibay na versyon ngayong year 2022. Ito'y pinalawak na hanay ng mga heavy duty na dekoryenteng sasakyan ng Europa. At alam nyo ba mga bads, ang Volvo Trucks ay nangunguna sa maraming nagagawang electric hauler, mga electric truck pang transportasyon. Well mga kabuddy, masasabi ko lamang sa dalawa sa inilabas nila ngayon, ang FH electric at FM electric trucks ay para bagang pang highway laang. Well, hindi ko pa yan masasabi sa ngayon. Pero ito, ang isa sa tatlong inilabas nila ngayon, ang FMX electric trucks, na ito ay may kakayahang off-road. Kaya naman, pwedeng-pwedeng ito sa hanay ng mga aplikasyon sa construction industry. Well, hindi pa talaga natin masasabi kaya ng mga electric truck ng Volvo Truck ang trabaho, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Dahil meron tayong mga bukirin dito na halos hindi nga maakyat ng pangkaraniwan nating mga sasakyan. Ewan, basta yun na yun. Malay natin. Gayun pa man mga kabuddy, hindi ito ang unang mga electric truck ng Volvo. Dahil may nauna na ng 16 tons na FL electric truck at 27 tons na FE electric trucks na inilabas nila noong 2019. Ang unang FL at FE electric trucks ay medyo magaan lang ito. Kumukonsumo lang ito ng kuryente sa pagitan ng 100 hanggang 300 kilowatts hour at kaya na itong tumakbo ng milya-milya. Ang FL electric ay kayang tumakbo ng 186 miles, 300 kilometers sa isang charge lang yan mga kabuddy. At ang FE electric truck naman ay kayang tumakbo ng 124 miles o 200 kilometers sa isang charge lang din yan mga kabuddy. At noong December 2020, nagawa ang VNR electric model na binuo sa USA para sa North America market. Available ito sa maraming configuration. Sa simula pa lamang ay meron lang itong 264 kilowatts hour na battery pack. Pero kalaunan ay binigyan ito ng Volvo Trucks ng mas malalaking battery na aabot sa 375 hanggang 565 kilowatts at kayang tumakbo ng 150 miles hanggang 230 miles. Ang kabuuang electric truck model nila ngayon ay 6 na modelo na, ang FL electric, FE electric, VNR electric ng North America, FH electric, FM electric at FMX electric na inilabas nila ngayong 2022. Ang kagandahan ng electric trucks na inilabas nila ngayong 2022 mga kabuddy ay meron itong 540 kilowatts hour battery pack at kayang tumakbo ng 300 kilometers. Lahat ng produkto nilang mga electric truck na ito, kasama ang tatlong inilabas nila ngayon, ay available to order, syempre sa Volvo Trucks. Yan lang muna ang ating video sa araw na ito mga kabuddy, hanggang sa muli. Dito lamang sa channel na kung saan, kung sakali ikaw ay naghahanap ng mga brand ng sasakyan at hindi mo mahanap, malay mo, sa GH TV mo lang mahahanap. God mga kabuddy, God first, and goodbye. I love you all, mga kabuddy.
Narito na ang tanong about sa video natin today. Anong electric truck ang ginawa ng Volvo sa North America? Comment na mga kabady para may chance na manalo ng 50 pesos load sa kung sino man ng aking maswerteng mapipili. Shoutout kay bro Peter Jan Ranay at sa lahat ng tanker drivers sa CBR Fuel Station ng Kabadbaran at Gusen del Norte at kay Alvin Santamaria at sa lahat ng TDP Tarlac Chapter. Mega love shoutout po sa inyong lahat.